Okay, so sa video ng ito, gusto ko lang ipakita yung pagbabago no ng coolant temperature nung magpalit ako ng radiator. Sa lumang radiator, hindi naman na ako na overheat. Ano, pero pansin ko parang hindi normal no, lalo na kapag paakyat yung tinatakbo ng sasakyan. Sa patag, normal naman siya, tingin ko, naglalaro lang yung temperature niya sa 89 to 91 degrees Celsius. Pero pag minsan, kahit patag, nagna 93, 94 degrees Celsius siya. Pero kalimitan ay 91 lang. Ngayon, sa paakyat, ito, gaya nitong nasa video, tumataas siya hanggang sa 100 degrees Celsius. Dito sa video na ito, ang pinakamataas na nabot niya ay 99. Ano? Pero may mga araw na pag dumadaan ako sa pataas na ito, gamit yung lumang radiator, nakakabot ako ng 100 degrees Celsius. Bukas ang aircon noon. Yun. Kaya naisipan ko, kung titingnan natin, ano, pasok pa rin naman siya doon sa range na normal temperature no, kasi hanggang 105 degrees Celsius siya eh. O kung isipin niyo nasa 100 degrees Celsius, pasok pa rin naman siya. Kaya kapag nagtatanong ako sa iba no, sa mga forum, sinasabi nila normal naman kasi hindi naman pasok pa rin naman siya doon sa normal range na temperature. Pero nag-iisip ako, ano ba dapat talaga ang temperature niya dito sa paahon na dinadaan ko? Tama ba na aabot siya sa 19? Maaring nasa normal range nga siya, pero tama ba na siya ay 99 to 100 degrees Celsius sa pataas na ito? Kaya naisip ko, palitan na rin yung radiator kasi luma na rin naman yung radiator. Siya, original pa rin yan kasi yung kotse ko ay 2008 Vios. Kaya 13 years na rin yung kotse tsaka yung radiator na yan. Siguro kahit hindi pa naman talaga siya bumibigay talaga ay naisipan ko ng palitan. Ano, kasi luma na rin naman talaga. Ito, papakita ko lang yung video nung tines ko siya gamit yung lumang radiator at tsaka yung pagpapalit ko ng radiator na hindi ganun kadetalyado. Pagkatapos, yung muli kong video, yun naman yung test ng paggamit ko doon sa bagong radiator. Doon sa isang lugar na nadadaanan yung pataas na yun. Okay. Thank you.
Okay, magpapalit ako ng radiator at saka mga radiator hose. Okay, ang una kong gagawin siguro ay tatanggalin ko muna yung mga hose. Kaya nito. Saka ito. Tatanggalin ko rin yung battery para matanggal ko itong isang hose na to. Yung nakakabit dito sa makina. Ito yung nabili kong mga hose sa Shopee. Tapos ito yung tinanggal, isa sa tinanggal ko. Yung lumang radiator. Sobrang dumi.